Matagal ng panahong nagtatrabaho sa Dammam, Saudi Arabia, si Fernan Saroso, tubong Imus, Cavite, bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na kasal. Nagpadala ito noong pang Agosto taong 1989 na mga naipundar na gamit sa kanyang pakakasalan. Subalit, ikinasal na ang dalawa, nagkapanganay na ang mag-asawa, yung gamit nila na imbak lang sa customs. Nakakatatlong taon nang namamasukan bilang aircon technician si Fernan sa Saudi upang makaipon ng gamit para sa nalalapit nilang kasal ni Helen. Agosto pa ng taong 1989 nang ipadala nito ang stereo component, gas stove at marami pang gamit pambahay. Pero hindi umabot ang lahat ng iyon sa kanilang kasal. Dumating kasi dito yan, October 1989 din. Balit, tinakbuhan na ng broker. Yun, hindi na namin alam kung saan namin papalo up yan. Hanggang sa, lagi kasi kami pinapangakuan na lang na ilalabas next week, ilalabas next month, hanggang sa wala na nangyari. Ipinadala umano sa pamamagitan ng Al Khalifa Travel and Cargo sa Dammam ang tatlong kahon na naglalaman ng nasabing gamit. Subalit inabando na naman umano ito ng consolidator pagdating dito sa Pilipinas. Dati, sa News International, tapos inano sa Portabaga, balis, yun ang tapos nawala na. Natuloy ang kasal, pero hindi nakarating sa takdang oras ang gamit, kaya namili na lamang muli ang mag-asawa. Nakadalawang uwi na siya kasi nung bali pinadala niya, hindi pa kami kasal. Nag-anak na kami, hanggang bumalik uli siya, wala pa rin yung cargo niya. Dahil sa katagalan sa pag-aksyon sa pinaghirapang iyon ng asawa, idinulog nito sa lingkod bayan ang kanyang problema na agad namang inusisa ng Bureau of Customs. Minsan, ng consolidating agent, iniiwanan. Dahil wala silang tinatanggap na bayad mula sa patay-up nila sa abroad. Agad ipinacheck up ni Mrs. Danaw ang container na naglalaman ng mga nasabing kagamitan at inayos ang madali ang pagre-release ng mga ito. Pagkaraan lamang ng dalawang araw, nailabas na ni Helen ang pinakaaantay niyang kagamitan. Papasalamat nga kami kay Mel sa TV Patrol, ganun din doon kay Mrs. Danaw sa custom. Papasalamat kami gawa, nakuha namin yung cargo. Happy ending pa rin. Pagkatapos ng tatlong mahabang taon ay mapapakinabangan na rin ng mag-asawa ang regalo sana kay Mrs. bago pa lamang sila ikasal. Tingnan nyo nga naman mga kaibigan, no? Ang dahilan lamang po yan ay nakaabandona ng kanyang forwarder, ang Portabaga, sa kanilang mga nasabing mga kargamento. Sa puntong ito ay nais po naming pasalamatan si Ginang Norma Danaw ng Bureau of Customs sa kanyang pagtulong upang mailabas ang nasabing kargamento at nais din po niyang ipaalam doon sa mga consignee ng container number EMCU number 268896-6 na nagmula sa Dammam, Saudi Arabia, pinadala noong 1989 pa, maaari na po ninyong makuha ang inyong mga kargamento, makipagkita lamang kay Mrs. Norma Danaw. Dalhin lamang daw po ang lahat ng mga importanteng papeles.